Humanda ka. Kapag nakita kita, babalatan kita ng buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1980 sa lugar ng Davao de Oro. Habang nagsasampay ng mga damit itong si Lucia, ay nabaling ang kanyang atensyon sa isang binata na nagbibigay galang sa kanya at nakatayo sa labas ng bakuran. Nilapitan naman ito ni Lucia. May edad na kasi itong si Lucia, kaya sinipat niyang maigi ang lalaki sa labas. Sa kanyang paglapit ay naglalako pala ito ng longganisa. Ayaw sanang bumili ni Lucia dahil bawal sa kanya ang matataba at maalat na pagkain. Subalit, para bang nainganyo siya ng gusto sa galing makipag-usap ng binata. Naisip rin ni Lucia na magugustuhan iyon ng kanyang mga apo. Kaya napabili na lamang siya ng isang dosena. Isa rin sa dahilan kung bakit siya napabili. Dahil halos kalahati ang baba ng presyo nito kumpara sa merkado. Naging maayos ang transaksyon at babalik na lamang daw ang binata sa susunod na araw. Ang Davao de Oro ay ang ikatlong pinakabagong lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Ang kabisera nito ay nabunturan at napapaligiran ng Davao del Norte sa Kanluran. Magandang araw, kabaryo. Hayaan niyo po kung ibahagi ko ang kwento ng lolo ng aking kaibigan na si Lolo Boy. Latagaw o Lagalag sa wikang Tagalog. Si Boy Lagalag ay isang albularyo at isa ring antingero. Pero mas tinuunan niya ng pansin ang panggagamot. Kaya ito binansagang Boy Lagalag dahil hindi ito nananatili sa isang lugar. Biglang nawawala sa kanilang lugar at bigla na lang ding sumusulpot. Sa katunayan, kung saan sa ang probinsya ito nagpupunta upang manggamot at tumanggap din siya ng bayad sa bawat pasyente nito. Pero depende lang naman kung magkano ang ilalagay doon sa kahon ng donasyon na nasa kanyang tabi. Katwiran kasi ni Boy ay panggastos niya iyon sa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Si Boy ay may dalawang kapatid na puro babae at ang isa dito ay buntis na tawagin na lang natin sa pangalang Wilma. Nag-iisang baryo lang din ang mga kamag-anak ni Boy. Si Aling Lucia ang kanyang ina na sa panahong ito ay nag-aalaga sa kanyang mga batang apo sa anak na si Susan. Ang ama kasi ng mga bata ay isang minero, habang ang ina ay may tindahan sa palengke. Ang kapatid na si Wilma ay unang beses na magbuntis. Nakatira ito sa dulong bahagi ng lupang minana ng kanyang asawang si Romeo na isang magsasaka. Naging parokyano na si Aling Lucia sa naglalako ng longganisa na may pangalan na Abet. Sobrang nagustuhan kasi ito ng kanyang mga apo at ni Susan. Kahit nga si Aling Lucia ay napapatikim na rin dito paminsan-minsan dahil sa amoy pa lang kapag niluluto ang longganisa ay talagang nakakatakam na. Inay, sino ba yung binibilhan mo ng longganisa? Hindi kasi ganito ang lasa ng mga binibenta sa palengke, di ba? Pagtatanong dito ni Susan. Ayon ba? Abet
Habit ang pangalan ng binata na naglalako ng longganisa. Basta isang araw bigla na lang sumulpot. Tugon ng kanyang ina. Nasa 3 beses sa 1 linggo kung bumabalik ang binata sa bahay ni Susan. Kaya kahit papaano ay napapalapit na rin ang loob ng matanda kay Abet. Bukod sa mabait ay palangiti rin ito, katangian ng isang maglalako. Dahil sa sarap ng longganisa ay tila hinahanap-hanap na ito ng kanyang mga apo. Samantala, sa bahay naman ni Romeo ay nakaabot na doon itong si Abet sa paglalako. Simula nang makatikim itong si Wilma ay tila ba ito na ang pinaglilihian ng buntis. Wala namang magawa itong si Romeo kundi pagbigyan ang asawa sa bagong paborito nitong pagkain. Sa tuwing nagkakaharap si Wilma at Abet, ay pansin ng babae na palaging nakatingin ito sa kanyang tiyan. Hanggang isang araw, binanggit na ni Wilma na 5 buwan na itong buntis. Ngumiti naman itong si Abet at sinabi na tama ang kanyang hinala. Pangarap din niya kasi na magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit hindi pa niya natagpuan ang babaeng bibihag sa kanyang puso. Ipinagmalaki naman ni Wilma ang pagbubuntis dahil ito ay ang kanyang panganay. Dahil palagay na ang loob ni Wilma sa binata, minsan isang araw, humingi ito ng may inom. At agad naman na pinapasok niya ito sa bahay at binigyan ng inumin. Alam mo, Abet, napapansin ko na talaga na lagi kang nakatitig sa tiyan ko. Maghanap ka na kasi ng mapapangasawa mo. Wika dito ni Wilma. Oo nga eh. Sa katunayan, sa ting may nakikita akong buntis talagang naiinggit ako. Tugon ng binata na nakatitig sa tiyan ni Wilma. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa likod ng maamo at mabait na katangian ni Abet ay may itinatago pala itong lihim. Ang binatang maglalako ng longganisa ay isa palang aswang na kung tawagin ay tik-tik. Mag-isang nakatira itong si Abet sa inuupahang bahay at doon niya ginagawa ang napakasarap na longganisa. Ang mga karne na pangunahing sangkap ay nagmumula pa sa mga karatik baryo. Doon pa niya kinukuha ang mga biktimang tao upang gawing sangkap sa longganisa. Upang hindi mangamoy ang mga iniimbak na karne, ay hinuhugasan niya ito ng maigi at pinapausukan. Ang pagpapausok ay isang paraan sa pagpre-preserba ng pagkaing hilaw gamit ang demanong gilingan. Dito niya dahang-dahang ginigiling ang sariwang karne ng tao. Kasama ang iba pang sangkap at orasyon, isang napakasarap na produkto ang kanyang nagagawa. Nalabis namang binabalik-balikan sa mga nakakatikim nito. At ang pinakamalala sa lahat, dahan-dahan na rin niyang niyayanggaw ang mga inosenteng nilalang. Ngiting demonyo itong si Abet sa tuwing gumagawa ito ng longganisa. Darating ang takdang panahon na isa-isang magiging katulad niya ang ilang individual sa baryo. Kaya mas pinag-igihan pa ng binata ang kanyang paggawa ng longganisa.
Samantala, bilang tiktik ang pinakamasarap sa kanila ay ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. At napakalaking pabor sa kanya ang pagiging malapit niya kay Wilma. Isang gabi, nasa bahay ni Susan itong si Wilma dahil kaarawan ng anak nito. Hindi naman nakadalo itong si Romeo dahil nagpunta ito ng bayan upang bumili ng binhi ng palay. Pagsapit ng alas 8 ay nagpaalam na itong si Wilma na uuwi na. Dadalhan lang daw niya ng pagkain ang asawa. Subalit, mahigpit siyang pinigilan ng kanyang ina, maging ang kapatid nito dahil sobrang dilim na sa labas. Ano ba kayo, inay? Nariyan lang naman ang bahay namin. Sanay naman akong maglakad mag-isa, nay. Ang gawin nyo, asikasuhin nyo na lang muna yung mga bisita. Wika dito ni Wilma. Nagpupumilit itong si Wilma at hindi naman unang beses na maglakad ito tuwing gabi. Nasa 5 minuto lang din naman ang tatahakin niya pa uwi. Hindi na nila naawat ang buntis at tumuloy na nga ito sa paglakad pa uwi. Gamit ang dipateriyang ilaw ay tahimik na binaybay ni Wilma ang daanan. Natanaw niya na ang kanilang bahay na iilang minuto na lang ay makakarating na siya. Nag-iwan din siya ng nakasinding gasera sa beranda nito. At iilang kabahaya na lang din ang nasa paligid gawa nga ng nasa dulo na sila ng baryo nakatira. Hanggang sa nailawan niya ang isang lalaki na naglalakad pasalubong sa kanya. Oh, Abet, ikaw pala. San ka pupunta eh, gabing-gabi na? Bungad na tanong dito ni Wilma. Diyan lang ate. Mahina at malalim na boses ng binata. Kumain ka na ba? Alam mo ba na kaarawan ngayon ng anak ni Ate Susan mo? Nako, gusto mo samahan kita doon? Maraming tawa at pagkain. Wika dito ni Wilma. Tama ka. Hindi pa nga ako naghahapunan at gutom na ako. Tugon ng binata na animoy kakaiba ito magsalita. Hindi naman binigyan pansin ni Wilma ang boses ng binata at naglakad sila pabalik ng bahay ng kanyang kapatid. Hanggang sa biglang tumarak ang mga kuko ni Abet sa likuran ni Wilma. Sa tindi ng tama ay lumabas sa bibig ni Wilma ang dugo. Agad na tumba ang babae na nag-aagaw buhay na. Pilit pa itong gumapang ngunit hinila ni Abet ang mga paa nito at agad itinarak ang mga kuko sa tiyan ng buntis. Winakwak ng tiktik ang tiyan ni Wilma at napasigaw pa ito bago mawalan ng buhay. Si Manong Pedong ay gising pa sa mga oras na iyon. Bigla itong nakarinig ng isang sigaw ng babae. Gumagawa kasi ito ng pagkain ng baboy mula sa katawan ng puno ng saging. Natigilan naman ang matanda dahil sa kanyang narinig. Tumayo ito at bitbit ang karit. Pakiramdam niya ay may nangyayaring hindi maganda base sa uri ng sigaw na tila labis itong nasasaktan. Marahang sinipat ng matanda ang paligid at napansin niya ang debateryang ilaw na nasa lupa. Lumapit pa ang matanda at tumambad sa kanya ang isang lalaki na nakayuko at may kinakain. Nakita ng matanda itong si Wilma na nakabulagta at nasa ibabaw nito ang isang lalaki na
nginangat-ngat ang maliit na sanggol. Aswang, mga kapitbahay, may aswang. Sigaw dito ng matanda. Lumingon sa kanya ang aswang na may nanlilisik na mga mata at napakasama ng itsura. Sa takot ng matanda ay hindi ito nakagalaw. Saksing buhay ito sa mabilisang paghati ng aswang sa katawan ni Wilma gamit lamang ang mga kuko. Ilang segundo lang ay karga na ng aswang ang kalahati ng katawan ni Wilma at kagat-kagat ang katawan ng sanggol. Akmang bubuhati na sana nito ang isa pang kalahati ng katawan, ay muling sumisigaw itong si Mang Pedong at nagsilabasa na nga ang mga iilang kapitbahay na may dalang mga sulo at gasera. At dahil doon, ay umalis na lamang ang aswang at agad itong naglaho sa dilim. Napalahod na lamang ang matanda sa labis na panlulumo sa naging kalagayan ng buntis. Hanggang sa nagkumpula na ang mga kapitbahay at nagdulot ito ng matinding takot at kilabot nang makita nila ang nagkalat na dugo at kalahating katawan ni Wilma. Nagsisigawan na rin ang mga kababaihan ng mga kaibigan ni Wilma. Ang masayang gabi ng selebrasyon ng mag-inang Susan at Lucia ay biglang gumuho. Humahangos pa ito na ibinalita na natagpo ang patay itong si Wilma. Agad sumugod ang mag-ina at ang mga tao sa pinangyarihang lugar. Napasigaw na lamang ang mag-ina at bumuhos ang luha sa tindi ng sinapit ng kanilang kapamilya. Dahil sa karumal-dumal na sinapit ng anak, ay nahimatay itong si Aling Lucia. Habang naghihinagpis naman, itong si Susan yakap-yakap ang itaas na bahagi ng katawan ni Wilma. Ang gabi ng kaarawan ng isa sa kanilang pamilya ay gabi rin ng trahedya. Nabalot ng takot ang mga taga-baryo dahil sa pag-atake ng aswang. Tulala naman itong si Mang Pedong at sumama ang pakiramdam dahil sa nakakapangilabot na kanyang nakita. Sa tanang buhay nito, ay ngayon lang ito nakakita ng isang aswang kung saan ay hindi naman ito naniniwala. Sa kabila ng kalagayan ng bangkay, ay may mga tao pa rin na iba ang espekulasyon. Ayon sa mga ito, baka isang mabangis na hayop lamang ang umatake na labis naman na ikinagalit ni Susan. Nakita niyo na nga ang sitwasyon ng kapatid ko. Isang hayop ba ang may gawa nito? Demonyo. Isang demonyong gumawa nito sa kapatid ko. Paghihinagpis dito ni Susan. Pinagtulungang buhatin ng mga kalalakihan ang bangkay ni Wilma patungo sa bahay nito. Binalutan nila ng kumot ang tiyan ni Wilma upang kahit papaano ay mapigilan ang pagdurugo ng malakas. Nakakakilabot dahil may mga laman loob pa na pilit nilang binabalik sa loob. Ang bituka nito ay nakuha ng aswang. Hindi naman matanggap ni Susan ang klase ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Mabait na tao itong si Wilma at hindi katanggap-tanggap ang sinapit nito. Makalipas ang isang oras, laking pagtataka ni Romeo dahil napakaraming tao na nagkukumpulan sa kanilang bahay.
hindi pa naman kabuwanan ng kanyang asawa. Nang makalapit na ang lalaki, ay iba ang itsura ng mga tao. Animo'y napakalungkot at may mabigat na dinadala. Walang sumagot kay Romeo sa pagtatanong nito. Kaya nag-iba na rin ang kanyang emosyon at agad pumasok sa loob ng bahay. Tumambad sa lalaki itong si Susan na yakap-yakap ang isang tao na nakabalot na ng kumot. Nang natuklasan na lahat ni Romeo ay nagwala ito na halos gumulong na sa sahig sa tindi ng magkahalong emosyon. Pilit naman itong pinakalma ng mga kapitbahay. Gumuho ang mundo ni Romeo. Ang pangarap na magkaroon ng buong pamilya ay tuluyan ng nasira at hinding-hindi na maibabalik pa kahit kailan. Samantala, habang nagluluksa ang taga-baryo sa sinapit ni Wilma, ay nagbunyi naman itong si Abet dahil sa muling pagkakataon ay nakatikim na rin siya ng sanggol. Iba talaga ang lasa nito kumpara sa laman ng matatandang tao. Sa gabing iyon ay inayos na rin ni Abet ang kalahati ng katawan ni Wilma. Inihiwalay nito ang mga buto at inilibing sa likod bahay. Ang tanging hinugasan lamang nito ay ang mga hiniwa na pira-piraso at sinimulang gilingin upang gawing longganisa. Nakangisi ang binata dahil tiyak maraming masasarapan na naman sa kanyang produkto. Lumipas ang isang araw, pansin ni Abet na napakalungkot ng mukha ni Aling Lucia. Ibinahagi naman ng matanda ang nangyari sa anak na si Wilma. Laking gulat naman ni Abet dahil isa si Wilma sa mga parokyano nito. Hindi na rin kasi iba kay Lucia itong si Abet. Kaya naman napagbuhusan niya ito ng emosyon. Napayakap pa ang matanda sa binata at dahil sa nangyari ay binigay na lamang ng libre ang 5 dosenang longganisa na nilalako ng binata. Hindi sana ito tatanggapin ni Lucia, pero isang tulong na lang daw iyon ni Abet. Kahit papaano ay naging kaibigan na rin niya itong si Wilma. Nagsuwestiyon pa ang bata na gawing pantawid gutom na lamang ang matitirang longganisa sa mga taong nakikilamay kay Wilma. Lubos naman na nagpasalamat ang matanda sa ginawa ng binata. Kakainin niyo ang katawan ng taong pinaglalamayan din ninyo. Wika ni Abet sa kanyang sarili nang ito ay nakaalis na ng bahay. Sa tindi ng sikmura ni Abet ay dumalaw pa ito sa lamay kinagabihan. May dala pa itong pinatuyong karne na di kalaunan ay ginawa pang pulutan ng mga nag-iinuman at pinapakpa ng mga nagsusugal. Walang kamalay-malay ang mga tao na karni mismo ni Wilma ang nilantakan ng mga ito. Sa pag-uusap ng pamilya ay balak ni Romeo na ilibing na agad itong si Wilma. Subalit, nakiusap muna itong si Lucia na hintayin na makauwi itong si Boy upang makita pa ang kapatid at baka malaman ito kung sino ang may kagagawan sa nangyari. Dahil sa nais din na malaman ni Romeo, kahit masakit ay sumang-ayon na lamang ito. Ngunit isang linggo lang ang palugit niya. Sumapit ang 2 araw. Dumating na itong si Boy. Nang malaman ito ang nangyari sa kapatid,
ay agad itong napasugod sa burol. Tahimik lang na umiiyak ang albularyo habang nakadungaw ito sa kabaong. Hindi rin niya matanggap ang nangyari at umiiral ang galit nito sa mga aswang. Dahil nalinis na ang bangkay ay may kemikal na ito sa katawan at hindi na makita ni Boy ang anumang bakas ng aswang na gumawa nito sa kanyang kapatid. Subalit, nangako siya kay Romeo na bibigyan niya ng hustisya ang nangyari sa kapatid. Mukha man na maayos itong si Boy, pero sa kaloob-looban nito ay ang naghihimutok na paghihiganti. Habang isinasagawa ang paglilibing sa kapatid, ay tanging si Boy ang hindi umiyak. Bagkos, ipinangako nito sa kanyang kapatid na mas magiging mas malupit pa ito sa pagpaslang sa mga aswang. Ipapadanas niya rito ang kamandag ng kamatayan. Aminado siyang hindi niya halos pinapansin ang mga aswang na kanyang nakakasalamuha dahil ang tanging nais niya noon ay manggamot lamang. Pero dati yun. Ngayon ay ipaparanas na ni Boy ang kakayahan ng kanyang tangan. Ang mutya ng ulap. Labis din niyang sinisi ang kanyang sarili. Kung nanatili lamang siya sa kanilang baryo, ay tiyak na protektado pa niya ang kanyang kapatid. Mangyari kasi na nasa iisang bahay lang sila, kasama itong si Susan at ang sariling pamilya. Gawa nga ng matagal nang yumao ang kanilang ama, kesa naman bumukod pa itong si Susan, ay doon na lamang ito sa kanilang bahay tumira, lalo pat hiwalay na rin ang nasirang si Wilma. Minsan isang araw, ay may natanaw itong si Boy na may kausap ang kanyang ina na isang binata. May inabot itong supot at umalis na rin. Nang makalapit na itong si Boy, ay agad niyang tinanong ang ina kung sino ang lalaking papalayo na. Siya si Abet, isang maglalako ng longganisa. Sa katunayan, paborito ito ng mga pamangkin mo. Tugon ng kanyang ina na pumasok na sa loob ng bahay. Sinunda naman ng tingin ni Boy ang lalaki at huminto pa ito sa tapat ng isang bahay at may inabot na isang supot na naman. Hinayaan na lamang iyon ni Boy. May mga pagkakataon din kasi na may mga bagong salta sa kanilang baryo. At dahil nga madalas wala siya sa lugar, ay huli na siyang nakakaalam. Habang papasok na siya ng kwarto ay napatingin ito sa longganisa na nasa ibabaw ng lamesa. Tumingin siya dito na para bang may nararamdaman siyang kakaiba. Boy, ilaw pa yan. Magmumunang lantakan yan. Lulutuin ko pa. Bulalas ni Aling Lucia. At dahil doon, ay tumuloy na lamang ang antingero sa kanyang kwarto. Doon nga ay inilabas niya ang bagong bilingkarit. Patatalasin pa niya ito dahil ito ang gagamitin niya sa pagtugis ng aswang. Likas na pangontra din ang karit sa mga aswang. Sa mga nagdaang araw ay hindi na umalis itong si Boy sa kanilang lugar. Bagkos, gabi-gabi itong rumoronda mag-isa. Nagbabaka sakali na mahuli ang aswang na gumawa sa kanyang kapatid ng karumal-dumal. Subalit, maaaring dumayo lang ang aswang sa lugar at naamoy ang kapatid na buntis. Napasuntok na lamang sa puno itong si Boy dahil hindi alam kung saan hahanapin ang salarin
Hanggang isang araw ay may napansin siya sa dalawang pamangkin. Tila ba napakatamlay ng mga ito. Si Carlos na 8 taon at si Cathy na 6 na taon. Napatitig lang ang mga ito sa kanilang laruan. Una niyang nilapitan itong si Cathy. Nang mahawakan niya ito sa ulo, ay laking gulat na lamang ni Boy. Isang yanggaw ang nasa katawan ng bata. Napaatras ang albularyo, hindi sa takot, kundi sa pagtataka kung papaano nayanggaw ang bata. Marahan naman niyang nilapitan itong si Carlos at ganun din ang kanyang naramdaman. Hindi ito maaari. Paano ito nangyari? May aswang na nakapasok sa bahay. Pero bakit? Pagtataka ni Boy na wika niya sa kanyang sarili. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ina na nasa kusina at nagluluto ng longganisa. Medyo napahinto muna itong si Boy at napatitig sa niluluto ng kanyang ina. At inilahad niya na rin sa ina ang napansin sa mga bata. Agad tumakbo ang ina sa salas at pinuntahan ang mga bata. Naiwan ng ina ang niluluto at hinango na lamang ito ni Boy sa apoy upang hindi masunog. Habang titig na titig ito sa longganisa, iba talaga ang pakiramdam ni Boy sa karneng napapaloob doon. Kaya naman naghiwa ito ng kalamansi at ipinatak sa longganisa. Laking gulat na lamang ni Boy dahil nag-iba ang amoy ng longganisa. Nag-amoy bulok na karne at nakakasulasok sa ilong. At nag-iba rin ang itsura nito. Agad namang inilibing ni Boy ang karne sa lupa. Inay, akin ang mga bata. Wika ni Boy at dinala niya ito sa kanyang kwarto. Inumpisahang gamutin ni Boy ang kanyang mga pamangkin. Laking pasalamat niya dahil hindi pa ganon kalala ang kapit ng yanggaw. Pinilit pa nila itong painumin ng langis at hirap sila sa pagpapalunok nito dahil sa sama ng lasa at inaayawan ng mga bata. Umiiyak ito at nagpupumiglas hanggang sa napainom na nga ito. Makalipas ang ilang minuto ay nag-umpisang sumuka ang mga bata. At dito naisuka ng mga ito ang isang itim na sisiw. Ang itsura nito ay animoy sisiw na nasa balot. Agad inihagis ni Boy sa apoy ang dalawang sisiw. Laking gulat naman ni Lucia at natakot din ito na baka nayanggaw na rin siya dahil minsang tumitikim siya ng konti. Maayos naman siya ng masuri ni Boy. Subalit, nabanggit ng kanyang ina na si Susan ay madalas rin kumakain ng longganisa. Dito na agad nagpunta ng palengke itong si Boy. At nakita nga niya itong si Susan na nanghihina at napakatamlay. Hindi na nagtagal si Boy at agad inuwi ang kanyang kapatid. Nagtataka naman itong si Susan, ngunit walang imik itong si Boy. Laking pasalamat nila dahil kagaya sa mga bata, hindi pa ganoong nakakakapit ang yanggaw. Hindi makapaniwala si Aling Lucia na si Abet ay isa palang aswang. Kaya rin nawala ng bisa ang pangontra ni Boy sa bahay dahil kusang loob na pinapasok ni Lucia
ang aswang. Wala namang maibigay na detalye ang matanda kung saan nakatira itong si Abet. At dahil sa natuklasan, ay malaki ang posibilidad na si Abet ang pumaslang kay Wilma. Sa pagkakaalam ni Boy, maraming parokyano itong si Abet sa lugar. Ngunit, papaano ito gagamitin ni Boy kung ganoon na karami? Kung karne ng tao ang ginamit ni Abet, ibig sabihin, ang kalahati ng katawan ni Wilma ay maaring nahalo na rin sa longganisa at maaring nakain na ito ng mga tao at pati na ng kanyang pamilya. Hindi na lamang ito ibinahagi ni Boy sa kanyang pamilya. Halos sumabog na sa galit itong si Boy. Wala siyang nais gawin kundi balatan ng buhay ang aswang. Sa mismong araw ding iyon ay naglibot ang albularyo sa buong baryo. Bandang hapon nang masipat niya si Abet na naglalakad at wala nang dalang paninda. Malamang naubos na ito. Palihim niyang sinundan ang binata at pumasok ito sa isang bahay na may dalawang palapag. Kilala ni Boy ang may-ari ng bahay at matagal na itong pinapaupahan. Tinungo niya ang bahay ng may-ari na malapit lang sa lugar. At doon niya nalaman na si Abet nga ang umuupa doon. Sa katunayan, ay libre silang binigyan ng binata ng kanyang produkto. Ang asawang babae lang naman ang humarap kay Boy gawa ng may sakit daw ang asawa nitong si Mang Delphine. Aling Priscilla, maaari ko bang makita si Manong Delphine? Wika dito ni Boy. Aba, oo naman. Di ba nang gagamot ka? Baka naman mapagaling mo si Delphine. Tugon dito ng matanda. Sa unang pagsilay pa lang ni Boy kay Mang Delphine, alam niya kaagad na nayanggaw na ito. Nagpaalam muna si Boy na umuwi dahil kukuha ito ng gamit sa panggagamot. Hindi na muna niya sinabi kay Aling Priscilla ang tungkol sa kanyang natuklasan. Habang naglalakad itong si Boy, ay naisip niya kung ilan na ba sa kababaryo niya ang nayanggaw ni Abet. Kaya naman, ganoon na lang ang pagmamalabis na makaharap ang binatang aswang. Sa loob ng isang araw ay apat na ang nailigtas ni Boy kasama na itong si Mang Delphine. Laking gulat na lamang ni Aling Priscilla sa nakita nitong sisiw. Subalit hindi pa muna nagsalita itong si Boy tungkol kay Abet. Kinabukasan, nagmatyag itong si Boy hanggang sa lumabas na nga itong si Abet. Dala ang mga nilalakong longganisa. Ito na ang pagkakataon ni Boy na pasukin ang tinitirhan ng binata. Hindi naman naging mahirap sa albularyo na pasukin ang bahay. Madali lang kay Boy na mabuksan ang kandado nito. Bumungad na kay Boy ang nakakasulasok na baho kahit sa pinto pa lang. Sinundan ni Boy kung saan nagmumula ang amoy. Nasa isang silid na malapit sa kusina. Nang buksan niya ito, ay tumambad ang isang mesa na may mga bakas ng dugo. At sa dulo nito, ay naroon ang dimanong gilingan na may mga latak rin ng dugo. Sa ilalim ng mesa, ay may dalawang malaking tangway. At sa pagbukas niya nito, ay umaalingasaw ang napakabahong amoy.
Kaya naman, isinara agad ito ni Boy. Lumabas na siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Nakita niya doon ang mga nakasabit na mga karne at alam niyang hindi iyon sa hayop, kundi karne ng tao. Isa na lang ang kailangan niyang makita, ang mga buto at bungo ng tao. Kaya naglakad pa ito sa kusina at natanaw niya ang likod bahay. Nagtungo siya roon hanggang sa may naapakan itong si Boy. Isang bahagi ng lupa na animoy may kahoy sa ilalim. Agad niyang hinawi ang lupa at tumambad sa kanya ang isang pinto na gawa sa kahoy. Pagbukas niya rito ay mas matindi ang naamoy niya. Tumambad kay Boy ang mga naaagnas na mukha ng mga tao. Nakahalo din doon ang mga iba pang kalansay at mga bungo ng tao. Kumpirmado, si Abet nga ay isang aswang at karni nga ng tao ang nakahalo sa mga longganisang binibenta niya. Hayop kang aswang ka, ipaparanas ko sa iyo ang kahayupang pinaggagawa mo sa mga tao. Wika ni Boy sa kanyang sarili. Umuwi itong si Boy at inihanda ang karit na gagamitin niya laban sa aswang. Subalit, huli na si Boy dahil ilan sa mga tao ay lumabas na ang senyales ng pagiging aswang. Hindi na iyon kaya pang gamutin ni Boy ng isa-isa. Kaya wala na itong pagpipilian pa, kundi ang sugurin si Boy. Nagkakagulo na sa iilang bahay dahil sa pagwawala ng ibang miyembro ng pamilya nila. Nais man itong tulungan ni Boy, pero mas kailangan na sugpuin ang punot dulo nito. Walang iba, kundi si Abet. Palihim na pumasok ang albularyo sa bahay ni Abet. Ikinubli nito ang kanyang presensya upang hindi maramdaman ng aswang. Doon sa ikalawang palapag, tumungo itong si Boy at tahimik niyang binutasan ang sahig at katapat na kwarto kung saan ginagawa ni Abet ang produkto. Kitang-kita ni Boy ang panggigigil ni Abet sa mga karne ng tao. Sa gigil ni Boy ay bumaba na ito at sinipat ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Abet nang makita ang lalaking may hawak ng karet. Napaatras ito at nagtanong pa kung sino ito. Wala nang salita pa ay sinugod ni Boy itong si Abet. Nagpangbuno ang dalawa at hindi rin basta-basta nagpapatalo si Abet. Nagpalit ito ng anyo bilang isang aswang. Kumuha rin ito ng itak at naglaban ang dalawa sa isang kwarto. Nagkasira-sira na ang mga kagamitan hanggang sa tumalon sa bintana itong si Abet. Huli ka na, nag-umpisa ng maggasik ng lagim ang aking mga nayanggaw. Wikang halakhak ni Abet. Sumunod na rin sa pagtalon itong si Boy, ngunit nakalipad na ang tiktik na humahalakhak. Sa paglabas ni Boy sa bahay ay nasipat niya ang mga tao na nagtatakbuhan na hinahabol ng mga bagong usbong na aswang. Masakit para kay Boy dahil alam niya na mga kababaryo niya ang mga ito at karamihan doon ay mga kaibigan pa niya. Hanggang sa may isang babae na ang dinaganan na ng aswang.
Agad itong sinugod ni Boy at inundayan ng taga gamit ang karit. Nang masilaya ni Boy ang itsura nito, kahit nasaan yung aswang, ay nakilala pa rin niya ito. Wala nang pagpipilian pa si Boy, kundi tuluyan ang lalaki. Sa kabila ng kanyang pagtulong, ay may pumipigil pa rin sa kanyang ginagawa. Kahit isa ng aswang ang mga kapamilya nito, ay ayaw pa rin nila itong mamatay. Hindi na alam ni Boy kung papaano pa niya ipapaliwanag na wala ng pag-asa ang mga tuluyan ng naging aswang. Nag-iiyakan na rin ang mga ito dahil sa nangyari na mga nayanggaw. Habang pinagmamasda ni Boy ang mga nagkakagulong mga tao, ay sinisi nito ang sarili. Kung nanatili lamang siya sa baryo, ay hindi ito mangyayari. Nagkumpula na ang mga tao sa isang bahagi hanggang ang mga aswang ay patungo na sa mga ito. Humarang si Boy na handang tapusin ang mga bagong aswang. Walang nais ang mga ito, kundi makakain ng laman ng tao. Sa kabila ng pagmamakaawa ng mga taga-baryo, ay dapat gawin ni Boy ang nararapat. Sumugod na ang mga aswang sa kanya, na agad naman niya itong inundayan ng suntok at agad nag-iiyakan na ang iilan. Subalit, hindi nagpatinag itong si Boy dahil mas malala pa ang mangyayari kapag nagpadala siya sa mga hinaing nito. Magalit na ang magalit sa kanya. Nasa 11 aswang ang napas lang ni Boy. Matapos nito ay kinausap niya ang mga tao na mas maigi na ikadena nila ang kapamilya na makikitaan ng senyales ng pagiging isang aswang. Hindi naman iyon naging madali para sa antingero dahil ang karamihan sa mga tao ay hindi naniniwalang aswang ang umaatake sa kanila. May sakit lamang daw ito at dahil doon ay kinundinan nila itong si Boy. Tinawag pa siyang berdugo. Marami man ang nagalit kay Boy, may mga tao naman na nakakaintindi sa kanyang ginawa. Sa pagtakas ni Abet ng gabing iyon, ay inilantad naman ng albularyo ang tunay nitong anyo. Isinama ni Boy ang mga tao sa bahay ni Abet at doon tumambad sa kanila ang mga karne at mga kalansay ng tao. Marami din ang nasuka at nandiri. May mga natakot din dahil nakakain sila ng mga binibenta ng binata. Ngunit ipinaliwanag naman ni Boy na hindi porket nakakain ka ng isa o dalawang beses ay magiging aswang ka na. Unti-unti ang paraan na ginawa ni Abet at hindi ito agad makakayanggaw. Kahit papaano ay nabawasan ang mga hindi naniniwala kay Boy. Subalit ang mas malaking problema ngayon ni Boy ay kung saan niya hahagilapin ang aswang na nakatakas. Lumipas pa ang mga araw ay may mga kababaryo pa itong si Boy na naging tuluyang aswang na. Ang iba ay pilit pang itinago ng kanilang pamilya. Ang ginawa naman ng mga tao ay sinugod ang bahay na may pinaghihinala ang aswang. Ang payapang baryo ay naging magulo at tao sa tao na ang naglalaban upang mailigtas lang ang sarili at ang pinoprotektahang kapamilya na naging aswang na. Pero may mga iilan na sila na mismo ang nagsasabi kay Boy na patayin na lang ang kanilang kamag-anak na naging aswang
sa pamamagitan ng pagpaslang nito. Hinarap ni Boy ang nakakadenang aswang na pilit nagpupumiglas. Hindi naman mapigilan ni Boy na mahabag dahil naging kaibigan niya at kababata pa ang iba. Gamit ang karit ay pinagpapaslang ni Boy ang mga nayanggaw. Halos isang buwan din bago matapos ang lahat. Ngunit ang sigla ng baryo ay tuluyan ang nawala. Napakarami ang nagluksa at ang iba ay animoy nasisiraan na ng bait dahil sa tindi ng mga nararanasan. Walang kasing sakit na sarili mong pamilya ay naging aswang at ang paraan lang upang masugpo ito ay ang pagpaslang. At nagpatuloy ang paghanap ni Boy kay Abet. Naging aral na kay Lucia na huwag basta-basta magpapapasok ng hindi kakilala. Subalit, lingid sa kaalaman ng lahat, ay may isang aswang na pinatakas ng isang pamilya, ang mag-asawang si Gudo at Berta, ay may dalawang anak na babae at ang isa nito ay nayanggaw din, si Clara, isang dalaga at sa awa ng kanyang mga magulang, ay pinatakas nila ito. Ang inaakalang katahimikan ay biglang nabulabog. Isang gabi, may nasipat ang isang lalaki sa bubong ng kapitbahay na may taong gumagapang. Nang masilayan niya ito, ay tumambad sa kanya ang babaeng aswang. Sumisigaw ang lalaki na ikinabulabog rin ng mga iba pa. Agad naman na pinarating ng iilang kay Boy ang nakitang aswang. Imbis na umalis ay humarap pa ang aswang sa mga tao. Hanggang sa nagharap na itong si Boy at ang isang aswang na tiktik. Akmang aatakihin na ito ni Boy, ay biglang sumigaw itong si Berta. Wag mong patayin ang anak ko. Boy, maawa ka. Hayaan na lang natin siya. Pagmamakaawa ng ina ng isang aswang. Napatigil rin ang aswang at napatingin ito sa kanyang ina. Clara, anak, bakit ka pa bumalik? Umiiyak na wika dito ni Berta. Pinagtulungan naman ng mga taga-baryo itong si Berta na dapat patayin na ang aswang na iyon. Katulad sa mga kapamilya nila na naging aswang, pumagitan itong si Berta sa pagitan ni Boy at Clara. Marahan na lumapit si Berta sa kanyang anak at pilit na nakikiusap na tumakas na ito. Habang binabalaan naman siya ni Boy na hindi na iyon si Clara. Isang demonyo na ang nakaloob sa buong pagkatao nito. Subalit hindi nakinig itong si Berta at patuloy itong lumapit sa kanyang anak. Sinuway na rin siya ni Gudo na pinipigilan ng mga tao na lumapit sa aswang. Aling Berta, bumalik ka na dito. Mapapahama ka lang. Sigaw dito ni Boy. Hindi ako kayang saktan ng anak ko. Mahal ako ng anak ko. Huwag na huwag mo siyang. Natigilan itong si Berta. Tumara kay Berta ang matatalas na kuko nang tiktik mula likuran at tumagos ito sa dibdib niya. Mabilis naman na inundayan ng kagat ni Clara ang kanyang sariling ina. Habang nilalapa ni Clara ang ina, ay sinugod naman ito ni Boy at walang awa na
ipinagtataga ng karit hanggang sa maputulan ito ng leeg. Patay na ang ina at anak sa sandaling iyon. Napaluhod na lamang itong si Gudo sa kanyang nakita. Sino pa dito ang may pinatakas na kamag-anak? Umamin na kayo bago pa tayo mabiktima. Sigaw dito ng isang lalaki. Lahat ay nagtinginan sa isa't isa, ngunit wala namang umamin. Nakiusap rin itong si Boy na magsalita na ang may mga itinatagong aswang dahil hindi siya mag-aatubiling sugurin ang bahay na may nakatago pang aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, batid ni Boy na wala na talagang magsasalita. Sa oras na may aswang pa at may mabiktima, wag na wag ninyo kong sisisihin. Wika dito ni Boy. Dahil sa nangyari, ay gabi-gabing rumoronda itong si Boy. Imbis na hanapin itong si Abet, ay heto na si Boy na nag-iikot sa kanilang lugar. Hanggang isang araw, may nakapagsabi kay Boy na may nawawalang mga tao daw sa kabilang bayan at may mga buntis na biktima ng aswang. Kinagabihan sa mismong araw na iyon ay agad na nagtungo itong si Boy. Nasa tatlong bahay rin ang natagpuan ni Boy na may pinaglalamayan na sinasabing biktima ng aswang. Demonyo ka talaga, Abet. Hanggang dito ba naman umabot ka? Wika ni Boy sa kanyang sarili. Inalam naman ni Boy kung may buntis ba sa lugar at apat na babae ang nagdadalang tao ngunit magkakalayo ito ng tirahan. Hindi tuloy malaman ni Boy kung saan ito mag-aabang. Kaya naman naisip niya na taniman ng pangontra ang mga bahay na mayroong buntis. Inabisuhan naman ni Boy ang mga nakatira sa mga bahay na iyon. Subalit may nagalit pa sa kanya dahil tinatakot lang daw niya ang buntis. Nahimasmasan lang ang lalaking galit nang sabihin ni Boy na nagmula siya sa kabilang bayan na naging biktima ng yanggaw. Sa apat na bahay ay tatlo dito ang nilagyan niya ng pangontra at doon siya nakatuon sa isang bahay. Matiyagang nag-abang itong si Boy sa labas na walang pangontra. Lumagpas na ang hating gabi ay wala pang nasipat na kakaiba itong si Boy hanggang sa pagsapit ng alas dos. May nasipat ito na isang lalaki na naglalakad. Hindi niya makita ang muka dahil sa dilim ng gabing iyon. Nang biglang sumuot ang lalaki sa kakahuyan at makalipas ang ilang minuto ay may nakitang nilalang itong si Boy na lumipad mula sa kakahuyan. Nagpaikot-ikot ang aswang sa itaas ng bahay na may buntis. Nangako naman siya na magdamag siyang magbabantay sa labas. Binigyan ni Boy ng sibat ang lalaki na gawa sa bagakay at sinabihan ito na kapag may narinig na konting kalabog sa kanyang bubong ay tusukin niya ito ng sibat. Gayunpaman, ilang minuto rin na pumapaikot ang tiktik sa itaas ng bubong. Animoy nag-oobserba muna ito sa paligid habang si Boy ay hindi inaalis ang mga mata sa aswang habang nakakubli ito sa itaas ng isang puno. Maya-maya pa ay dumapo na nga ang tiktik sa bubong. Nang ito ay dumapa ay bigla itong umatungal. Hudyat na, nastusok na ito ng lalaki.
Sa tapang ng aswang ay inumpisahan nitong wasakin ang bubong na gawa lamang sa nipa. Nagsisigawan na ang nasa loob ng bahay. Bago pa man tuluyang mawasak ang bubong, ay mabilis na lumapit itong si Boy at tinigal po ang aswang. Agad itong nahulog sa lupa na inundaya naman ni Boy ng taga. Tumarak ang karit sa paa ng aswang at tumagos pa ito. Dahilan na nahirapan sa paglipad ang nasabing aswang at agad sinunggaban ni Boy ang aswang na nakilala naman niya na si Abit nga ito. Walang patid na pinagsasapak ng albularyong antingero ang aswang na iyon. Hindi na rin ito nakalipad dahil ang hawakan ng karit ay may tali na nakatali sa isang puno. Pero isinakripisyo ni Abet na mahiwa ang kanyang paa upang makatakas lang. Subalit pinunterya naman ni Boy ang mga pakpak nito. Aminado ang lalaki na mas malakas talaga ang aswang. Kaya naman, paulit-ulit niya itong tinigal po hanggang sa bumagsak na ang aswang. Umangil rin ito ng gusto nang mabali na ng tuluyan ni Boy ang isang pakpak nito. Demonyo ka, Abet. Ngayon, hindi mo na ako matatakasan. Sambit dito ni Boy. Nagpupumiglas pa rin itong si Abet hanggang panay sapak sa ulo nito ni Boy. Makalipas ang ilang minuto ay nanghina na ang tiktik. Nang masipat niya ang lalaki na napatingin mula sa bintana, ay hiningaan niya ito ng malaking lubit. Dali-dali naman ito na pinutol ng lalaki ang tali sa kanyang kalabaw at ibinigay ito kay Boy. Itinali ni Boy ang nanghihinang aswang. Inusalan din niya ito upang hindi mapigtas ang tali. Paika-ika itong si Abet habang hinihila ito ni Boy. Kaibigan, sandali lang. Sa tingin ko makakatulong ito. Pagtawag ng lalaki habang inabot ang sanga ng kalamansi na may mga dahon at iilang bunga. Napangiti at nagpasalamat naman itong si Boy sa ginawa ng lalaki. Mula sa bayan na iyon ay naglakad itong si Boy habang hila-hila ang aswang na si Abet. Balak ni Boy na hindi lamang siya ang magbibigay ng parusa kundi ang mga taga-baryong pinanggalingan niya. Karapatan ng mga ito na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang mga kapamilya na niyanggaw ni Abet. Nasaan yung tao itong si Abet sa mga sandaling ito na pilit nagmamakaawa kay Boy? Nang mapansin ng aswang na hindi talaga siya kakaawaan ng lalaki ay bigla itong tumawa. Malamang, isa ka din sa nakilamay kay Wilma. Masarap bang inihandang pagkain ng matandang si Lucia? Pang-aasar na wika dito ng aswang. Dahil sa kanyang narinig, ay nagalit itong si Boy at pinagsusuntok ang lalaking iyon. Demonyo ka! Anong kasalanan ng kapatid ko sa iyong hayop ka? Galit na sambit dito ni Boy. Kapatid, bakit? Masarap bang laman ang kapatid na nilantakan mo? Tumatawang wika dito ni Abet. Sa tindi ng galit ni Boy ay paulit-ulit niya itong sinapak sa ulo hanggang sa bumagsak na ito.
Natigilan pa itong si Boy. Nang tuluyan na ang aswang dahil sa pagnanais nito, na iharap ito sa maraming tao. Pasikat na ang araw nang marating ni Boy ang kanilang lugar. Walang pakialam itong si Boy sa mga taong nakakakita sa kanya. Hanggang humingi na ng saklolo itong si Abet nang masilayan ng mga kababaryo, ay agad nilang nakilala itong si Abet. Nahuli na si Abet. Nahuli na ang aswang. Sigaw ng mga tao. Ibinalandra ni Boy sa sentro ng baryo itong si Abet na nakatali. Habang dumadami na ang taong nagkukumpulan sa lugar, natila nais na tadtarin itong si Abet. Walang patid na pagmumura ang sinapit ng binatang aswang. Ngunit tumatawa lang itong si Abet at pinamumuka sa mga tao kung gaano sila naging pabaya at hinayaang maging katulad niya ang mga kasapi ng pamilya nila. Halos sumunod na ang mga tao sa tindi ng galit, subalit pinipigilan ito. Bagkos nagpakuha ng malaking kadena itong si Boy at iginapos sa isang malaking puno ang aswang. Sa wakas, mabibigyan na natin ng hustisya ang mga nabiktima ng demonyong ito, lalong-lalo na ang kapatid kong si Wilma. Sambulat dito ni Boy. Gamit ang karit ay inumpisahan ni Boy na balatan ng buhay itong si Abel. Isang mahabang balat ang nilaslas ni Boy mula sa hita ni Abet. Napasigaw ito sa labis na sakit. Sumunod naman ang kabilang hita. Sa bawat paghihirap ng aswang ay pagbubunyi ng mga tao. Nangangatog na ang buong katawan ni Abet dahil sa maraming balat na ang nalaslas dito ni Boy. Maawa na kayo sa akin. Nasarapan naman kayo sa longganisa ko, diba? Bulalas pa ni Abet. Sa gigil ni Boy ay halos gilitan niya na nang liig ang aswang. Nang biglang lumapit itong si Romeo. Walang awang pinagsasapak ng lalaki ang aswang. Dahil sa ginawa nito kay Wilma at sa sanggol. Kahit duguan pa, ay nakangisi lang naman ang binata. Nang magsawa na si Romeo ay isa-isa nang pinalapit ni Boy ang mga tao. At lahat ng iyon ay nagbigay ng saksak sa katawan ng aswang. Napakatibay pa rin ang binata. Kahit na sa anyong tao na ito, hindi pa rin nagpatinag. Imbis na humingi ng tawad, ay nang-aasar pa ito. Sa tindi ng panghihina ng katawan, ay tanging kadena na lamang ang nagpapanatili ditong nakatayo. Habang naghihiganti ang mga tao, ang iba naman ay naghanda ng mga panggatong upang doon nila sunugin ang naturang aswang. Nang matapos na ang lahat na magbigay ng sakit kay Abet ay hinilan na ito itong si Boy at inihagis sa napakaraming panggatong. Isang lalaki ang lumapit, dala ang malaking lagayan ng kawa at ibinuhos sa katawan ni Abet. Isa ka rin ba sa nakatikim ng karne ni Wilma? Sambit dito ni Abet. Kumuha naman ang lalaki ng isang piraso ng panggatong at pinagpapalu itong si Abet. Tama na yan.
ibibigay na natin ang huling parusa sa demonyong yan. Wika dito ni Boy. Lumapit itong si Romeo at sinindihan na ang mga panggatong. Naglulupasay naman ang aswang nang magliyab na ang apoy. Gamit ang mahabang patpat, iyon ang ginawa ng mga tao upang pigilan na maalis sa apoy itong si Abet. Pilit nilang itinututok sa apoy hanggang sa tuluyan ng magliyab ang katawan ng aswang. Matinding pag-angil na lamang ang ginawa ni Abet nang matikman niya ang impyerno sa ibabaw ng lupa. Sa wakas ay natapos na ang paghahasik ng lagim ni Abet at nagbigay aral ito sa mga tao na hindi dapat basta-basta tumatangkilik sa mga produkto na nagmula pa sa taong hindi naman natin kakilala. Dahil na rin sa karanasan ni Boy, ay nangako ito sa kanyang pamilya na hinding-hindi na ito aalis sa lugar at habang buhay niyang poprotektahan ang mga kababaryo. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin sa panggagamot itong si Boy, pero sa kanilang lugar na lamang. Naging mapagmatyag na rin ang mga tao sa sino mang mapapansin na bago sa lugar. Sa katunayan, kapag may dayos sa lugar ay masama ang tingin ng mga tao dito. Ilang taon din na hindi nagsagawa ng selebrasyon ng kapiyestahan ang naturang baryo sa takot na baka mangyari ulit ang naranasan nila sa kamay ni Abet. Ang binatang aswang na bigla na lamang sumulpot sa lugar at nagpakalat ng yanggaw sa buong baryo. Isang araw nagtungo itong si Boy sa puntod ng kanyang kapatid na si Wilma. Kung sa libing nito ay hindi ito umiyak, sa mga sandaling ito ay ibinuhos niya na ang labis na emosyon. Labis itong humingi ng tawad dahil sa kabila ng pagiging albularyo at antingero ay hindi man lang niya nagawang ipagtanggol at mailigtas ang sariling kapatid. At kahit may sariling pamilya na itong si Boy, ay hindi ito bumukod. Nanatili ito sa bahay nila kasama ang kanyang ina at ang pamilya ni Susan. Sa edad na 60 ay pumanaw na itong si Boy at ayon sa aking kaibigan, isa daw sa mga anak ni Lolo Boy ang tumanggap ng mutya. Alam mo, kabaryo, hindi ko lubos maisip na ang lugar na ito ay minsang pinangyarihan ng kahindik-hindik na pangyayari. Ito ang unang beses na napadpad ako sa lugar at panahon pa ito ng piyesta. Tila nag-aalangan tuloy ako na makikain sa ibang bahay sa takot na baka ibang karne na ang nakakain ko. Bumalik ako ng Maynila bit-bit ang nakakatakot at nakakadiring kwentong ito. Sa katunayan, iniiwasan ko din ng matagal ang bidang pagkain sa kwento. Iba talaga ang nasa probinsya. Ayon pa sa aking pinsan, maraming karanasan pa daw itong si Lolo Boy patungkol sa mga aswang na naglipa na sa malaking isla ng Mindanao. At ang kakaibang mutya nitong tangan, ang mutya ng ulap. Mga kabaryo, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag agad tayong magtitiwala sa mga nagpapakita ng kabutihan mula sa mga taong hindi naman natin kakilala. Alam natin na marami na ang nabiktima ng ganyan. May nanakawan,
nabubudol at malala pa ay buhay ang nagiging kapalit. Hindi masama ang pakikisama, mga kabaryo. Pero sana lagyan din natin ng limitasyon upang hindi mapahamak. Marami sa atin ang nasasarapan sa longganisa. Sana alam natin kung saan talaga ito nagmumula. Muli, mga kabaryo, ako ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Tapos na po ang ating kwento. Naway merong kayong nakuha at may napulot kayong aral sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Muli po, Kwentong Baryo. Salamat. Okay, so tapos na po yung kwento natin ngayong araw, mga kabaryo, no? Grabe. Paano ko ba sasabihin? Second time na to na merong term na longganisa. Kung natatandaan niyo yung upload natin ng mga nakaraan, di ba? About sa longganisa yung topic natin. Yun nga, yanggaw, no? So, grabe, no? Talagang, ewan ko ba't hindi nagsabay to. Late ko lang to nabasang storya ni Boy Lagalag, eh. Di ba? Parang, lupit sana, no? Kung straight 2 days longganisa. Siguro ewan ko sa mga kababaryo natin. Kalahati siguro dito yung hindi na tumikim, no? Pero yun nga, sabi ko naman sa inyo, para sa akin, negative ako sa ganyang uri ng pagkain, no? Kahit naman dito sa sentro, sa Maynila, mas gugustuhin ko pang asin saka mantika kesa yan. Sa akin lang naman, ha? Pero hindi naman tayo ipokreto na hindi tayo dumaan sa ganyang uri ng pagkain. Kung alam nyo lang kung gaano ko kapoborito yung mga ganyan na skinless, tocino, hotdog, longganisa, favorite ko yan, mga kabaryo. Yun nga lang, may time talaga na parang eto, simula nung nagnarita ko, medyo napailag-ilag na ako sa pagkain. Tapos yun nga, sa side ng tatay ko, talagang legit yung mga ganito na hanggang ngayon daw, meron pa rin yanggawan, no? Mas kilala sa tawag na yanggaw, pero hawa talaga to sa kanila. Tapos yun nga, lason, barang, lahat naman meron pa. Aswang meron yan. Hindi lang daw talaga nakikihalubilo sa ngayon, no? Kasi ultimong mismo ang tatay ko sa bukid ng Negros, nakita siya. Ganyan. Hindi niya lang madistinguish kung anong uri o anong klaseng, kumbaga anong, kasi nakita niya gabi. So, hindi niya ma-explain kung anong itsura, may pangil ba, mahaba. Basta figura lang. Tapos biglang, seconds lang, biglang may lumipad na ipon. Oo nga, promise. Kinigilabutan nga ako hanggang ngayon. Grabe yun. Tapos yun nga, balik tayo sa kwento. Napakalakas, no? Alam naman natin, napakalakas ng mutya ng ulap. First time din tong narinig natin. Grabe. Napakalakas nito. Wala rin akong masabi kasi nga, first time tong mutya ng ulap. So, kayo nung bahala sa mga nakakaintindi. Sana magbigay kayo ng komento natin ngayong araw. Kasi para sa akin, ang lakas, eh. Ewan ko lang sa iba, pero ako mismo nalalakasan. Nagaganda na ako sa kwento. So, yun lang, mga kabaryo. Balik tayo sa natin, sa shoutout natin portion, no? Kasi may mga hindi ako nabate at yun nga, ang tagal. Siguro ti-upload. So, yun. Yung utang ko sa inyo, eto na. It's time to bayad-bayad utang na, no? Yung mga members po natin na sila, binabati ko pala, Ma'am Arlene. Hindi pa members to si Ma'am Arlene, pero matagal na rin to. Unahin ko si Ma'am Roslyn Dalopérez. Salamat po. Maricel Sumiyaya, salamat. Christine Frado, salamat din po. Asana si La? Meron pa, kabaryo. 5 na sila. Hindi ko lang kasi matandaan talaga. Kasi alam nyo naman, nagnanarate na rin tayo ulit sa 2.0, no? So,
medyo nakakalimutan na natin yung ibang mga name kasi naghahalo-halo na. Ang hirap. Ayun, si Ma'am Brenda Caniel. Salamat po. Yun. Salamat. Tapos, shoutout ko si Ma'am Arlene. Yan. Ramonita Verdugo. Salamat po, Nay. Ayan, nanay natin sa YouTube yan. Si Ma'am Gina Bel Bogador. Yun. Happy birthday. Birthday niya raw sa September 1. Oh, bukas. Hindi, ito, pag-upload na natin. Ay, hindi, sa 1 pa. So yun, happy birthday po. Salamat, salamat. Si Aracelia Asahi, salamat po. Vrain Omega, yun. Salamat po sa pagtutok ulit. Mabilisan lang to, kabaryo. Maribik Orcaos, salamat. Joel D. Guzman, boss. Yun, salamat. Nix Kiel Brescia, salamat. Charlun Rulan, happy si Granny Lourdes Grace Garde, salamat po. Inday Samante, Jen Ramos, Ricky Manalo. Sana. Persu Urbano, sa tama ba boss? Montianos Vlog, no? Salamat boss. Filipina Falsario, Charlene Gumansing, yan. Erisa Miguel, Tita Sareno, salamat po, Tita. Rexman Dawan, salamat boss. Ayun, sabi ni Boss Rexman, isa po kong tribong subanin, idol. At sa tribo namin, Diwata or Apo, may biyaya ang aming tagapagligtas. Meron sana akong ibabahagi sa iyo na kwento, kaso di ako marunong magpadala, sabi ni Rexman Dawan. Ano siya, tribo niya, subanin, no? Subanon ba, tama? So, yun. Boss, ano, nandyan lang yan sa... May kita mo yung Gmail natin. Sayang, ganda na ito. Grabe. Si Boss Dave from KSA, salamat. Shifter Place na lagi ring nakatutok sa atin. Jovan Ocampo, salamat. Si Ma'am Lisa, no, lagi rin siya nakatutok. Tahani Vlog. Hazel Samonte, salamat ma'am. Reda Levine. Saint Sabir, salamat boss. Alma Hornales, salamat. Pam De Guzman, salamat po. Ma'am Pam, Monica Flores, May Sinita, salamat ma'am. Cora Hidalgo, yon. Monica Herrero, salamat po. Jenny Golosino, si Ma'am Azil Gumban, salamat po. Teta Hana Vlog, no, salamat. Pinay sa Cyprus, yun. Salamat, Nay, no? Yan, mga nanay natin sa YouTube. Ingat po kayong lahat. Ma'am Marilu Matsuda, salamat. Iris Rapper, salamat din. Lita Cinco, yun. Si Ma'am Evelyn Fall, salamat din. Si Ma'am Elsa Constantino na, yun, may sakit daw siya. Bumigay yung katawan niya dito sa Pinas. Oo nga, ang init talaga. Alam ko kasi itong si Ma'am Elsa, taga ibang bansa to, tapos parang umuwi dito. No? Pagiging pasaway at abuse sa katawan. Oh, yun, ingatan natin yung mga katawan natin, kabaryo, no? Kasi yan ang pinakayaman na meron tayo, no? So, yun, tama si Ma'am Elsa. Salamat po. Si Leslie, yun, nakasubscribe na at palagi nakadownload ang video nito. Ang smooth kasi mag-narrate, pampatulog, lalo na po, grabe naman lagi kayong pampatulog ha. Ne, salamat, salamat. Ano yan, nagbibigay sa akin ng, para sa akin, ano yan. Masaya ako pa ganyan. Ronel Tolosa, salamat boss. Janice Gomba, salamat po. June Alcantara. Lynn Evans, salamat. At si Blue, no? Salamat kay Blue na lagi ring nakatutok sa atin. Sorry. May ubo tayong konti. Kaya medyo malat. Si Ma'am Erisa Miguel, salamat po. Saan yung iba? Ayun, si Boss June. Si Kyle Montefalco, noon. Si Chris, no? Yan. Saan yung iba?
My Life Abroad OFW. Yun, ang ganda ng story at ang ganda pati ng boses mo, Sir Narrator. Salamat po. Idolex TV, shoutout na lang idol. Salamat boss. Sheila Tubigon, salamat po. Asan yung iba? Si Julie, yan. Mga nakikinig din sa atin yan. Pasensya na kabaryo, nagra-rumble na naman. Napoleon Nolasco, salamat. Vryl James, salamat boss. Jonaline Villarosa, true story talaga, ang ganda talaga pakinggan. Salamat po, ma'am. Margarita Sineneng, salamat po. Ayun. Okay na. So, yun lang mga kabaryo. Bawi ako sa next upload ko. Marami akong hindi nabasa. So, yun. Hanggang dito na lang mga kabaryo at sana suportahan nyo pa rin yung 2.0 natin. Muli, maraming salamat.